tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinaka-importante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama niyo gabi-gabi, Pangga, Ruth Abaw Live, sa himpilang mas todong lakas, DWIZ, Pangga, Ruth Abaw, live. Magandang gabi po, people of the Philippines! Welcome sa programang Pangga Ruth Abaw Live presents Love Pangga! Andiyan na ba si Ate Rian? Wala pa. Okay, so habang inaantay natin si Ate Rian, ako po ang inyong, kami ang mga kasama niyo, pero as of now, I'm just me. Wow, I'm just me! Ako pala nga naandito, ako po ang inyong Pangganika, ang unika iha ni Pangga Ruth Abaw. So here we are again sa ating Love Pangga, kung saan tinatalakay natin ang mga problema. Problema ng mga letter senders natin. Ito ay pagtutulong-tulungan natin. Hopefully, makabigay kayo ng inyong comments, diba? Reactions, violent reactions. Ano pa ba? Kwento ninyo, diba? Kasi itong kwento natin for tonight, itong letter sender natin ay medyo ang basa ko, hindi ako professional na nagtumitingin talaga, pero parang ang tingin ko sa kanya parang papunta ng depression, kasi kaya ko rin naman nasabi yon dahil nabanggit niya. So ayun din naman, so sana makatulong dahil isa po siyang nanay. So sa mga nanay po natin diyan, sa mga, lalo na sa ating mga talagang nakakatanda, yung mga nakadaan ng postpartum depression, 'di ba? Yung mga ganyan, kasi usually madala may mga nanay talaga na dumadaan sa ganyan. Buti na lang din andiyan na si Ate Rian. Oh, 'di ba? Naisingit ka, Ate Rian, andiyan ka na. Yes! Yan! Nakita ko na! Ang ganda yung pabangs mong maliit dyan. Kaya nga eh. Yung pa- isa lang yan. Ayan, nakita mo. Isa lang yan. Hi, Ate Rian. Bati ka muna. Say hi. Ako. Good evening po sa inyong lahat. Welcome po sa programang Pangga, Ruth Abaw Life Presents Love Pangga. Ako, isang oras na naman po makakasama nyo kami ni Pangganika ngayong po Biyernes ng gabi. And welcome po kayo yung lahat dito sa aming programa. Kaya naman, syempre, nako, Pangganika. Yes. Yung mga nakikinig sa atin sa DWIZ 882, diba? Sa kanilang mga radyo, sa mga sasakyan. Nako, magandang gabi po. Ganun din, syempre, sa mga nanonood sa atin. Sa DWIZ 880 Facebook Live. Hello! Kitang-kita nyo naman. Yung aura ni Pangganika ngayong gabi, ha? Ang ganda. Nung yung pabangs mong ganyan. Talaga ba kasi? Para nagkukakambang dito. Nakapiraso lang yan, pero ang laki ng dulot. Ang laki na idinulot. Magnitude ano to? 2. Pero malaki ang ano, ang tawag doon, di ba may ano yun? Intensity. Kasi kakapiraso. Ang ganda. Tapos makabagets. Truly. Yes. Naku, Pangganika. So, kumusta naman ang buhay-buhay natin kung nakalipas na linggo? Kakamustahin pa lang sana kita. Same-same. Diba? Yun din nga. Back to school. Diba? Ganon. Ganon pa rin ang ating gimmick. Ikaw, Ate Rian. Nako, ngayon, nararamdaman na kasi sa Tiangge talaga, mga gantong buwan, tag-ulan at saka pasukan, matungal sa Tiangge. Matungal talaga yung panahon na yan. Oo, kasi tayong mga nanay, nag-iipon, naglalagay tayo ng yung pera natin, diba? Nandun sa enrollment, sa gamit ng mga bata, sa bags and everything.
So, makakabawi kami yung mga September na pag nakaraus-raus na yung mga nanay sa kanilang mga pinagkakagastusan sa back to school na yan. Hindi, ganyan tsaka talaga. Ano, bir months na! Ayan yes, na! Oo, di ba? Bir months na. Diba? Kasi anong date na natin ngayon? Today is 12, di ba? Goodness, next 12. Month na pala. Yung iniisip ko 2 months from now. Ha? Hindi. Ang bilis talaga ng panahon pang galika, no? Sa ating mga taga-subaybay dyan. Kasi halos magkakalahati na tayo ng August. Diba? Oo. So in a few weeks time lang talagang bare months na po. Sa ayaw at sa gusto natin, handa man tayo o hindi, eh, bare months na. Pag sa aming bare months, naku, Pasko na. Diba? And then, tsaka Ate Rian, anniversary ng Krebsy at birthday ni Mama. Yes. Sa September. Naku, abangan nyo yan. Ano kayang... Yes. Ah, birthday! Birthday ni Pangaya. No. Nasa news mo. Naku. Mga September 1 pa lang, alam na lang, naku, birthday ni Pangga. Marami naman tayong pizza nito. Wala ka na dito eh. Ay, ako, ano talaga ako niyan, nag-aabang kami yan. Kasi basta pumasok ang bare months natin sa newsroom, sa DWIZ, ang dami kasing announcer na may birthday na September dyan. Noong panahon ko ha, si Boss Ray lang, September yan, si Sir Alvin Capito. Sumalangit ako. Basta yung mga ganyan. Tapos ang dami pa, mga, ang pagka na tinignan mo nga doon sa parang time card namin doon, yung nag-i-in, ang haba ng listahan, basta bare months. Ah! Yan. Simula. Hindi ko lang alam na yun. Pero nung panahon na yun, as in yung September, busog na busog month ka niyan kasi ang dami-daming may birthday. Buti na lang, hindi. Sana, hindi, actually, sana pala September din pala ako para walang pahanda. Alam niyo? Kasi may kasabay. Usually gano'n, di ba? Kung may kasabay ka. Ay, nako. Madalas din dyan, din dati. Yan nga, nagsasabay-sabay sila. Pero hindi ko nga makakalimutan. At pinaalala mo ngayon ha, pero natuwa ako, naalala ko yung mga birthday ni Pangaro. Talagang inaano namin na, uy, birthday niya ni Pangga, pizza yan sigurado. Tapos pagpapadalasan ng night shift, nangangadyaw yung day shift na, wala na kuha. Padala ulit yan. Para remind, pero feeling ko hindi niya makakalimutan yan kasi simula lang yata ng pandemic, di ko lang alam kung nagbigay siya. Pero oo nga, no. Sana ako, hindi pala kami nagsasabay. Hindi mo kailangan kansawan at saka hindi kailangan, halimbawa yung i-remind mo yung mga ganyan niya. Oo. In fairness kay Boss Pangga, talagang ganyan naman talaga. Wait lang ha, sorry, nag-extend. Wait lang, mamaya yung story, wait lang. September 30 ang birthday ni Pangaro's Abaw. Lagay niyo na po dyan ni Mama. Ate, tayo na yun. Friday yun. Ay, I love it. Maglalayin mo ako. Kaya nga, baka ako ang maatas ang magdala ng pizza. Yes. Baka ako. Isingit ko lang, bukod nga sa bare months, birthday ni Pangga, tandaan po ng ating mga followers, mga talagang mga fanatic Krebsy user, eh madalas meron tayong mga pasabog ng mga ganyan po. Ay, abangan nyo. Oo, abangan yan. Basta bare months at saka birthday ni Pangga, anniversary ng programa, napakahitik ng po ng September. So kung ako po sa inyo, huwag kayong bibitaw. Ngayon pa lang i-follow nyo na po yung ating Facebook page. Yung pong Krebsy Facebook page. KC Multivitamins. Yan po. Lahat ina-update po yan ng Pancrest dyan. Ni Panganika po at ni Pangarut po anong meron. Ano po yung in-store para sa atin sa September. Diba? True that. True. Nako, syempre Nika, maya-maya po pag-uusapan pa natin ang mga usaping Krebsy. Pero sa ngayon, ipuntahan na po natin yung pong ating problema ngayong gabi. Basahin na natin yan, Panganika. Dear Love Pangga, good evening po sa lahat ng bumubuo ng DWIZ at sa Pangga Ruth Abaw Live Program. Ilapit ko po sana sa inyo ang aking nararamdaman. Ako po si Malu. May twins na at 8 years old at asawa. Gusto ko lang malaman. Okay lang bang humingi ng day off sa anak at sa asawa? Yung mag-me time ka naman muna. Pwede rin bang makaranas ng depression kahit may pamilya na? O wala na akong karapatan? Yung
naranasan niyo na ito, parang gusto mong umalis at mawala kahit saglit lang para sumabog at sumigaw? Yung may asawa ka nga, pero hindi mo maasahan sa bahay at sa mga anak. Naranasan niyo na ba ito, mga mami? At kung oo, okay ba itong nararamdaman ko? Valid pa ba to? Parang ang sama na ng tingin ko sa sarili ko dahil napapagod ako. Anong gagawin ko, mga pangga? Sumusulat, Malu. Biglang ikot, ano? Parang kanina tawa ko na tawa, ngayon wala. Ay. Bali, pag nag-uusapan natin yung mga ganito, Nika, postpartum man ito o hindi, kasi parang ang layo na rin eh, dun sa pagpapanganak na 8 years old na yung anak. Pero, yung mga ganito na nalulungkot ka and you feel tired, pagod ka, diba, not normal naman yan. Oo. Diba, normal naman yan. Ako. Kahit pero yun may yan, anak ako, o wala, kahit may asawa o wala. Na minsan yung iba nga single lang talaga, nabiburn out na sila sa mga ginagawa nila eh. What more tayo na super busy talaga at ang dami talagang food sa plate natin, yun, diba? Yung talagang ang dami na hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. Pero normal po yan. Pauna lang natin yan na normal talaga yan. Sa mga taga-subaybay po natin, Panganika, na nakakaranas ng ganito. Kasi for sure naman, Nika, na hindi lang siya yung nakakaranas ng ganyan, na napapagod din siya sa ginagawa niya or sa pag-attend niya dun sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ganun din siguro, no, Nika, meron din siguro sa mag-asawa, lumawin lalaki, napapagod din siya maghanap buhay. Ay, or fed up siya dun sa ginagawa niya sa ano, parang wala siyang pahinga, eh paano siya magpapahinga, may college siya or may mga ganyan yung mga anak niya. May makasandal sa kanya. Di ba may mga ganyan, may mga ganyan kasi ako naririnig. So yung mga tatay po dyan, mga nanay na ganito po ang inyong kalagayan, ganito po ang nararamdaman nyo. Ano po yung pwede nyo ipayo? Yung po sa ating letter sender, di ba? Pwede nyo po yan ipadala sa amin. Sa pamamagitan po ng DWIZ882, pwedeng-pwede po kayo mag-comment dyan. Napapanood nyo na po kami at mababasa namin agad-agad po yung pong inyong comment o yung magiging payo nyo po sa ating letter sender. At pwedeng-pwede rin po kayo mag-text kay Panganika. Yes, so ang ating text line for tonight, every Mondays and Fridays po, ito po ang ating text line. 0950808865. Yan. Yan. Sa mga number na po yan, mag-text po kayo agad ng inyo pong mensahe or pagdamay man lang, di ba, dun sa ating letter sender ngayong gabi. For sure po na marami pong magbibigay ng kanilang payo ngayong gabi. Pero Nika, mag-break muna tayo sandali. At sa ating pagbabalik, babalikan po natin yung mga usapin na yan. Ganun din syempre ang usaping Cripsy. Magbabalik po kami. Panga Ruth Abao live. Ito ang DWIZ 882. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Cripsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Hi, Sir Ronel! Magandang gabi po! Sir Ronel, ilang taon ka na? 39 po, ma'am. 39, tapos taga Samal Island, Davao ka. Yes, ma'am. Ayan, ano po ang trabaho ni Sir Ronel? Ngayon na, security guard. Security guard, okay. Gano'n na po kayo katagal nakikinig sa programa ko?
Kaya naman, mga isang buwan na. Ay, isang buwan pa lang, oo. Paano niya nahanap ang programa ko? Kakaikot-ikot, ganyan. Yes, ma'am. Oo, ayan. Okay. So, ano po ang dahilan kung bakit naisip niyo pong mag-take ng Krebsy, Sir Ranel? Kasi, ma'am, matagal na akong nakikinig sa iyo. Mamili ako at nag-take kami ng panganay kong anak at saka ang mama ko. Okay. Kami tatlo na nag-take. Katapos na nag-take ng Krebsy, apat na 5 araw pa lang, maganda ang pakiramdam ko. Wow! Oo. Ang gaan-gaan, ma'am, ba? Anong naging kahit pakiramdam niyo, Sir Ranel? Kahit magtrabaho ako, kahit kulang ako ng tulog, parang hindi ako yung resistensya ko talaga. Malakas. Ano noon kaysa ngayon, oo. Oo, oo, oo. So dati hindi po kasi, hihina. Dati kasi, nung hindi pa kayo nakakrebsy, kapag hindi kompleto ang tulog nyo, nangihina kayo. Oo, yes, ma'am. Magkasakit ako. Ah, ganun. Ngayon, hindi oo. Na. Hindi na. Mm-hmm. Ngayon pa lang, ma'am, alas 7 pa lang, inaantok na ako. Sandali, naistorbo kita. Anong oras yung pasok mo bilang security guard? Kuan? Ako, 6. Hanggang? 6 na in the morning hanggang? Hanggang 6 p.m. hanggang 6 a.m. Ah, 6 p.m. hanggang 6 a.m. Ganyan? Oo. So, dati, bakit dati po ba nung hindi pa kayo nagkikrebsy, mahirap ka bang makatulog? Yes, ma'am. So ngayon, pagka-take mo ng krebsy, inaanto ka na? Oo, inaanto pa ako. Eh, yung tulog mo, wala na ako Oo. Ano po? Wala na ako iniisip. Sandali. Hindi na ako magkuha ng kambing, ma'am ba? Magano ng kambing? Nang mag-count. Okay. Kasi nagbibilang ka ng kambing para makatulog. Oh. Dati mahirap kang makatulog, so ngayon mabilis ka ng makatulog. Ilang oras ang tulog mo, Sir Ranel? Parang 4 na oras. Apat na oras umaga? Talaga? Dating ko doon sa amin. Oo. Kaya ko sa higa ako sa duyan, sa duyan ako nagatulog. Aha. Madali na akong makatulog ngayon. So dati, hirap ka talaga makatulog. Oh, hirap talaga, ma'am. Yan. Okay. So, tapos magaang daw ang pakiramdam. Tapos meron pa isa, nawala daw yung sakit. Kumusta sa mama ninyo, yung Krebsy? Pinatika yung mama ko. Apo. Wala yung sakit ng tuhod niya, yung paa niya, masakit din, yung maglakad siya, masakit. Unti-unting nawawala. Wow, ilang taon na po si mama ninyo? 69. So dati, nahihirapan siya maglakad. Ngayon, okay na po? Okay na, ya. Sinabihan ko yung... Kung kapitbahay namin, nagpabili na rin siya ng Krebsy sa mama ko. Sa Panabo, Davao del Norte din. Iniwanan niya ang food supplement niya nga dati niyang iniinom. Huwag na sabihin ko kalaw, ha? Sandali, bakit po yung iniinom niyang dating food supplement wala pong epekto sa paa niya, sa sakit ng paa niya? Wala, ma'am. Kasi binibigyan kami ng kapatid ko ng food supplement. Okay. Walang epekto. Walang nangyari. Oo. Si mama po ninyo, ilang banig ng Krebsy ang nainom niya bago po naramdaman niya na wala yung sakit ng paa niya? Pareha rin kami. Tulad rin sa akin. Kwan pa lang, 5 Krebsy pa lang ang take niya. Meron na kaagad epekto? Oo. Ayan, yes, mabuti naman. So ngayon, tuloy-tuloy na po nagkikrebsy si mama, pati po kayo. Yes, ma'am. Oo. Tapos eto pa, ano daw nangyari sa inyong barangay chairman? Naragdaga ng lakas. Ang ganda ng tawa mo, ha? Bakit dati, Sir Ranel, ano nangyari kay barangay chairman? Okay lang din, ma'am. Ngayon, naragdagan. Nadagdagan, okay. Kayo po ba'y may asawa? Wala po, ma'am. Hiwalay ka sa asawa? Oo. Di, dahil bumuti ng gusto si barangay chairman, paano na lang yan? Wala lang. Maghanap siguro, pero hindi pa, ma'am, kasi concentrated ako sa mga anak ko, ma'am. Tama. Ilang po ba anak nila, Sir Ranel? Tatlo. Ilang mga taon? 13, 11, at saka 6. 13, ilang? Maliliit pa. Kailangan mo nga magtrabaho ng gusto para dito sa mga batang ito, no? Kayo sa gabi, kayo din sa umaga. Sandali, bakit kayo? Sandali, ha? Di ba nagsisecurity guard ka? Meron ka pa bang ibang trabahong ginagawa?
Oh, yes ma'am, nag-kanang uling. Ah, ano? Sa umaga, oo, yung kahoy. Ah, gumagawa ka ng uling. Oo, tagline, oo. Ah, okay. Naku, kaya pala nagtataka ako, bakit kung security guard ka, may oras ka namang matulog? Kaya pala sabi mo na konti lang ang tulog mo dahil nagdadalawang trabaho ka, nag-uuling ka sa umaga, tapos nagsi-security guard ka sa gabi. Yes, ma'am. Naku, ganun pala yun. Oo. So, ang laking... Oh, sige po, Sir Nel. Ang hirap talaga maging single dad. Oo nga, oo, talaga, oo. Kaya dun pala nakatulong sa inyo ang Krebsy. Kaya, yes, ma'am. Oo, kaya hindi ka napagod ngayon kahit dahil dalawa ang trabaho mo. Yes, ma'am. Oo, pero yun isang buwan. Ayan. Okay. So, Sir Ranel Corbita, ano po ang may advice nyo? Ito pala, ganito na lang. Dun sa kapitbahay nyo na sinabihan yung mag-Krebsy, paano nyo sinabi sa kanya at anong dahilan kung bakit sinabihan nyo yung kapitbahay nyo na mag-Krebsy na rin? Kasi pumunta siya sa amin, sinabihan ni mama na wala ang sakit ng tuhod niya. Oh. At yung sakit ng paa niya. Nagpabili na rin siya. Pagpunta na kahapon ni mama sa Panabo. Oh, so nagpabili na rin siya doon. Oo, magbili daw siya ng isang kahon ng Krebsy. Isang box ng Krebsy. Oh. Okay. So, Sir Ranel Corbita, anong may advice niyo dun sa mga listeners natin? Ha? Kayo nga, saglit niyo lang ako napakinggan, pero sumubok agad kayo ng Krebsy. Ano pong may advice niyo dun sa ibang listeners natin na hindi pa ho sumusubok ng Krebsy? Subukan nila talaga. Kasi walang mawawala sa kanila. Mayroong madagdag. Mm-hmm. Madagdagan ang lakas nila. Sir Ranel, maraming salamat po ah. Thank you din ma'am. Okay, good night. Bye-bye. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Bangga, Ruth Abao. Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Babalik sa programang Pangga Ruth Abao Live presents Love Pangga. Yan. Hi, Ate Rian. Yan. Nako, Nika, bago ang lahat, nako, batiin muna natin ng congratulations ang Eternal Gardens para sa kanilang 46th anniversary. Yan, sa kanilang patuloy na pamamayagpag sa industriya, mas pinaigting pa ng Eternal Gardens ang commitment at compassion para sa serbisyo sa mga Pilipino. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Yan. Yes, there. Oh, congratulations po nga sa Eternal Gardens. Yes, congrats po. Ito naman, Ate Rian, mga nagpapabate. Okay. Aha. Hello po, Panganika at Ryan. Ryan. Magandang gabi sa inyo. Diyan, pakibati mo naman ako. Gabi-gabi nakikinig sa programa ni Pangga Ruth Abao si Isaias ba to? Ayun, mas bang ito ng Princess Orduha Nara Palawan. Nagbigay siya ng birthday niya. Happy birthday sa September 27. same. Ano ba yung mga ganun? Libra ba yun? Libra yata yun? September 27. Yan, okay. At ito may nag-text sa atin na payo para kay Ate Malu. So mamaya basahin natin yan. Oo, syempre, mamaya muna natin yan basahin, Nika, kasi kailangan nating ipaalala dahil ilang araw na lamang po ay ma-avail na po natin ng discount, yung malaking discount na ipagkakaloob po ng Krebsy. Diba, Nika? Kasi yes. Ang laki po nun. Paulit-ulit kami ni Panganika ng that 600 pesos. 615, diba? Yes, oo. 650 plus free shipping.
Yes. Oh, so napakalaki po ng discount na may ibibigay sa atin. Kasi meron po, pagbibili tayo ng isang box pangganika, meron tayong free... Ha? Free 30 capsules. No. Yes. Kaya yung sinasabi natin na matitipid natin na 600 pesos. 650 yes. pesos. Kasi free pong ibibigay sa inyo yung 30 capsules. Yes, diba, Niga? 30 capsules po yun. Malinaw na 30 capsules. So, ang laki po ng mag-discount nyo po dito. Tsaka ano siya, at kasi may mga nagtatanong sa atin na kung magkano ba parang pwede pa bang mag senior citizen, magbigay pa ng senior citizen discount, tapos may makukuha ka pang 30 capsules, hindi na po. So at the price of 2,050 pesos, magkakaroon ka ng one box with 30 capsules. So mamimili ka, it's either yung one box with 30 capsules na 2,050 pesos, or doon ka sa 20% na 1,640 pesos ang one box. Pero wala kang libreng makukuha. So, parang kumbaga, to cut it short, mamimili ka sa dalawang discount. Doon ka sa 615 ang maliles mo, or doon sa 410 lang yung maliles mo. So, yung 615, yun yung mga 30 capsules. Yes. Ako, sigurin pa ba natin yan kung saan tayo maliles? Eh, di ba? Ang laki po ng diferensya, di ba? Oo, 200 din. Sa 615 ang madi-discount mo. Plus, free shipping pa. Kasi ganun talaga pang gani ka na pansin ko kasi yung sa... pag-discount, diba, yung 20% discount, pag talaga naka-promo, hindi siya ma-avail kahit saan. Kasi napapansin ko yan yung parang sa mga pagkain or sa mga, ang tawag dito sa mga department store, kasi mama ko senior citizen na. So pagka naka-promo na siya, hindi na talaga siya applicable yung discount. For seniors, so pag bumili ka ng, no? Yes. For seniors, ngayon pagka yung regular price item, tsaka pwede i-discount. Kasi eto, talaga ang savings na binibigay natin, napakalaki na. Kasi, diba, 30 capsules po yung malilibre ninyo. Hindi niyo po yun babayaran. Free lamang po yun na ibibigay sa inyo. Yes. So, malaking bagay po yun. And, bigyan din natin pangganika na itong promo natin na to ay available lamang sa... August 14 to 16. Yes. Hindi po lang hindi muna bukas, di ba? Pero pwede 14, naman, dahil ito po ay available only on Shopee. So, Shopee. Pwede naman na mag-add to cart ka na, yung 2,050 pesos, mag-add to cart ka na, lagay mo na siya sa cart mo, tapos pagdating ng 14, i-check out mo na siya. Eksakto po automatic. Yan, na pagdating ng 12 ng madaling araw, yan, yes. Meron na yan, may makukuha. Automatic na yan, pag nakuha namin, automatic may matatanggap ka. Pag binalot yan, may 30 capsules na talaga yan sa loob. So, tama-tama, pwede na i-check out mo na. Ngayon pa lang, i-add to cart mo na, at saka mo check out pag 14 na, or 15 or 16. So, tandaan nyo po yan, 14 hanggang 16 lang. Hindi natin alam kung i-extend pa ni Pangganika ng pancreas ni Pangarus. Hindi natin alam. Ayoko na lang mag-talk. Hindi mo ako mauulit. Sigurado lang tayo Pangganika sa ngayon. Ang masasagot lang talaga natin ay yung pong 14, 15, at saka po yung 16. So, mas maganda na i-avail na agad natin yan on the 14th, 15th, 16th. Kasi hindi natin alam. Walang kasiguraduhan po yung mga kasunod na araw. Hindi, so, ayoko na lang mag-talk. Gusto na mag-salita ni Pangganika. Pero kung ako, mag-order na ako ng 14th, 15th pa lang. Ayoko nang, di ba? Kasi mamaya maubos ang stocks ng 14th, 15th, 16th. Eh di wala na ipopromo ng 17th, 18th, 19th or whatever date pa, di ba? Pero Ate Rian, yung mga last month na nag-order ng Krebsy sa it's either hotline or Facebook or sa Shopee, this month, buong August, applicable sa'yo yung may free 30 capsules. So dahil nag-order ka last month, and also, kung user ka ng Krebsy at birth month mo ngayong August, birthday na sa'yo ng pancreas ito ng Krebsy Multivitamin, ang 30 capsules. So, pa-birthday na to sa'yo, patunayan mo lang na birthday mo talaga. So, kailangan nyo pong mag-send ng ID, pero sa Facebook, pwede kayong mag-send. Totoo yan. So, marami pong paraan. Kung hindi ka man naka-avail ng 14, 15, 16, eh kung nag-avail ka last month, meron ka pa rin, di ba? Yes. So, ito po
pong promos na nilalatag po ng Cribsy sa totoo lang. So, visit niyo po yung pong Facebook na yung pong Facebook page natin, Kissy Multivitamins. Yan po yung Facebook page natin. Makikita niyo po diyan na ang nakalagay po dun sa ating wallpaper Cribsy, makikita niyo po yan or dun po sa Shopee. Diba? Pancreas Wellness Online. Yan po ang official Shopee page po ng Pancreas kung saan mabibili po ang Cribsy. Nako! Ang umiiyak. Kaya nga, narinig ko lang. Parmama! Dito. Actually nga, kanina rin si Charlie gusto ring sumama. Pero sabi ko kasi, hindi ka pwede magsalita. So sabi niya, ay mahirap yun. So hindi na siya sumama. Kasi kung may ano rin yun eh, ganun din yun eh. Nako talaga, Day. Wala kami ni Mama pagka ano. Pero anyway, ayun nga, tama. Mawawalan kayong trabaho, pati si Pangaroo. Siya talaga ang susunod. Kaya tatlo kaming babaeng magkakasunod niyan eh. Pero ayun na nga, for more questions, inquiries, yes. Sana pwede mag-order, pwede ba sa akin si Cribsy. Yung iba naman, mga anak, nagpapa-order yung magulang, pwede ba kunyari ikaw, anak ka, gusto mo ilagay sa magulang mo, sa lolo at lola. Yes, sa mga alam mong mas kailangan ng mga senior citizen natin sa buhay kasi, di ba, alam naman natin. Ayan, pwedeng-pwede naman po kayong magtanong na muna if ever, di ba, para lang magkaroon kayo ng kasiguraduhan, di ba, panatag ba yung puso mo? Kasi alam mo may kakausap sa'yo na agent. So whatever it is, kung tungkol sa Cribsy, ito po ang ating Cribsy hotline number. Wait. 09-15-2-38-88-33 and for smart and talk and text 09-50-8-08-88-85 and also again don't forget na mag-like po ito, ulitin lang namin, sa Cribsy Multivitamins Facebook page, KC Multivitamins Facebook page. Dahil, yun na nga, Bermans na sa lahat ng nakafollow sa Cribsy Facebook page. At sa talagang ilang taon nang gumagamit ang Cribsy, alam nyo na yan kapag Bermans for 4 years na yata, 3 years straight. Alam na yan. Pagdating ng Bermans, meron na talagang mga extra pa extra pa ganun-ganun yan ang pancreas at ang Cribsy. Yes. So, inaantay na lang natin. Inaantay na lang natin kung ano talaga specific yung gagawing promo. Pero alam natin na talagang hindi mawawalan ng pasabog ang Cribsy. Yes. Kaya wag po tayo magatubili ha. Sabi nga ni Panganika, i-follow na po natin yung Facebook page, KC Multivitamins. Kasi nandyan talaga lahat ng mga announcements. Nandyan talaga lahat. Yung last year, yung mga nananalo, pinupost natin dyan. Yes. Diba? Yes. Yung yes, hindi yes. Nakafollow, kawawa kasi nanalo ka na, hindi ka nakafollow, nakuha pa yung premium mo na forfeit pa. So mahalaga po dito sa ating programa na nakafollow po kayo sa ating Facebook page para ma-update po kayo. Lahat ng updates dun po makikita. Nako. Yes. Ano ba yan, Panganika? Mag-break tayo sandali lang sa ating pagbabalik. Yan, babasahin na natin yung mga nag-text sa atin, nagbigay ng kanilang mga payo. Magbabalik po kami. Panga Ruth Aba live. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Cribsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 09508088885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers 09508088885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 09152388833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 09152388833. Bangga Ruth Aba live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. And welcome back sa programang Pangga Ruth Aba Live presents
Love. Pangga. Pangga. Okay. Nako, ito nga, i-wrap up lang natin yung ating letter sender ngayong gabi. Kasi, syempre, nagsin ako ang pangalan ng letter sender natin. Si Ate Malu. Si Ate Malu, ang sabi niya sa atin, batay sa kanyang naikwento, sa kanyang letter, may asawa siya and meron siyang kambal. Alam mo, iniisip ko pa lang yung kambal, nai-stress na ako. True. Diba? Kasi yung ang isa lang nakaka-stress na, ibig sabihin dalawa sila, doble yung stress, diba? Doble yung pagod and everything. Pero, thankfully, 8 years old na yung kanyang kambal. Diba? At so, ayan na. Grabe yun. 18. Ang hirap talaga niyan. Yun nga, ayan ngayon, nararamdaman niya, napapagod siya. Parang gusto niya ba, nagigilty siya, gusto, tama ba na iniisip niya na magkaroon din siya ng me-time, na gusto niya magkaroon ng day off para sa kanyang sarili. Ang problema niya, yung asawa niya, hindi naman tumutulong sa kanya o sa gaawaing bahay o pag-aalaga ng kanilang mga anak. Mm. So, yun yung iniisip niya, na tama ba yung nararamdaman niya na ganun yung gusto niya, na makapagpahinga naman ako. Na tama din ba na may tanong pa siya yung parang ma-depress yung mga may pamilya na. Ang valid pa ba tong nararamdaman ko? Kanyang nararamdaman. Nako. Yun nga, Nika, ha. Ito lang. May nag-text sa atin. Basahin ko lang itong nauna nag-text, ha. Si Heidi ng Parañaque. Good PM, Pangga. Ganyan din ako madalas akong nakakaramdam ng pagod. Dahil hindi ko sila mahal. Dahil hindi ko sila mahal, kundi dahil tao lang ako. Okay. Tama naman. Ay, wait lang, Ate Rian. Basahin lang natin yung mga nanonood sa atin sa DWIZ 882 Facebook Live. Kay Pastor Ray Borile, hello po. Magandang gabi po. Ayan, Sister Nika, Ate Rian. Zoraida, good evening po. At galing kay Danilo Eusebio, good evening po, Ma'am Pangga, Nika Abao, and Ate Rian Briones. Keep safe. God bless both of you. I'm Krebsy, you, sir. Okay. Hello po. Ha, okay, eto na. Eto, texter natin. Good evening, Pangganika. Para kay Malu. Wala siyang... okay. Kasi yung message, wala siyang karapatan. Hay! Wala siyang karapatang sumuko. Magpahinga. Dapat lang, ina siya ng kanyang anak. Importante, lagi niya isa sa isip, ilaw siya ng tahanan. Oo. Mahirap pagbigay ng brightness kung pundido na. Diba? Hirap yun. Eto, Nika. Si Ising ng Tagaytay City. Good evening, Pangganika at Ate Ria. Nagpahinga ka kapag pagod ka. Pwede siguro ipakasuyo mo sa biyanan mo o sa nanay mo ang mga bata. Para ganyan, nagwawala. Gusto mo rin ba ng me-time, Ate Ria? Para kailangan mo ng me-time. Pwede magpahinga. 1 hour lang naman to. Okay, eto. Ha. Okay, si Junie ng Mandaluyong. Hello, Pangganika at Ate Rian. Musta po kayong dalawa? Okay naman. Ate Rian, kamusta ka? Kaya pa today? Ay, okay. Parang kayo mga kids din, pero... Parang kayo may mga kids din, pero hindi masyadong haggard. Ay, grabe naman. Relax lang. Payo ko kay ate mag-cribsy. Ah. Hmm? Oh, tama din, ha? Malulungkot din naman kami, pero... Okay. Si Gurney ng Panlacan, Manila. Hi, Pangganika at Ate Rina. Don't feel guilty kung ganyan nararamdaman mo. Natural lang yan. Kailangan mo ng malakas na katawan at maayos na pag-iisip para maging epektibo kang ina at asawa. Oo, kasi yung me time, healthy din yun kasi kailangan mo yun para maging ma... Kasi kapag stress ka, ate, alam mo yan. Nagagalit ka na lang bigla. Di ba? Nagagalit ka. Bigla ang init ng ulo mo. Bigla. Di ba? Kasi wala kang pahinga. Kasi pagod ka. Kaya healthy din yun sa pamilya mo na magpahinga. Yes. Diba, nagpayo na ako. Ito naman, si Carly ng Pandacan, Manila. Hi, Pangganika at Ate Rian, don't feel guilty kung ganyan nararamdaman mo. Natural lang yan. Kailangan mo ng malakas na katawan at maayos na pag-iisip para... Naulit.
Ay, inuulit na pala to. Si Boying pala. Si Boying na Pateros. Good PM mga pangga. At sa inyong mga listener, natural lang na mapagod kaya dapat magpahinga ka. Yan. Ito, last na to ha. Si Tingnan sa Jose Del Monte City. Hello, Pangganiga at Ate Rian at sa buong DWIZ. Para sa letter sender, dapat ay may partisipasyon ng asawa mo sa gawaing bahay at mga bata. Dapat, ganun dapat para hindi ka masyadong mapagod. Okay, what say you? Kailangan ng me time! So, as of the moment... As of the moment, ako. Pero ito talaga, yung kung valid yung nararamdaman niya, yes, super valid. Kasi, ang ibig sabihin nun, tao ka. Diba? Oh, tao ka na papagod. Diba? Hindi, ang pagod kasi hindi lang katawan, pati isip, nakakapagod. Oo. Diba? Napapagod din ang isip. Minsan dami mo, sobrang occupied ka. Napapagod din yan. Pati emosyon mo, parang lagi ka na lang ito lang. So lahat napapagod yung whole being mo. Tama lang maging na ikaw isang ina, eh magpahinga rin. Sa totoo lang. Kasi ako talaga hindi pa ako nakapag-me time yan. Sisingilin ko nga si Dave. Mga 2-3 weeks na, paniningil na ako ng day off. Pero effective ka talagang nanay. Mas effective kang partner kung ikaw may pahinga. Oh. Diba? Kasi parang, alimbawa yung utak mo, gulumili ko na, or ano man yung naiisip mo, nababalik eh, na-align siya ulit. Oh. Diba? Nababalik sa maayos yung mga pag-iisip mo, kung ano man yung mga dapat ginagawa. Kasi totoo yung sinasabi mo na, kapag ka ikaw stress, pagka ikaw pagod, maiinit ang ulo mo. Ang liit na bagay lang ang init ng ulo mo. Mm. Oo, as in, onti lang, mga... Oo. Oo daw. Naririnig ko si Ate Rian. Nawala ang audio mo, Ate Rian! Anyari? What's happening, everyone? Hindi ko naririnig si Ate Rian. Yan. Hindi ko naririnig, Nix. Ako naman, hindi mo naririnig. Sa ako mga nakikinig sa radyo, naririnig niyo ba ako? Sorry ka lang. Say ho! Ayun na nga, nawalay na si Ate Rian. Ate Rian, ikaw ay bumalik, hindi ka pa tapos magbigay ng payo. Ano ba? Ako na ba? Or ano? Ha, hindi. Ano ba yung sinabi ni Ate Rian? I-emphasize lang muna natin. Okay, so sinabi niya na kailangan talagang magpahinga. Kasi katulad nga nun, actually, hindi lang nanay, hindi lang tatay, kundi pati anak, kung ano ka man, kung sino ka man, 'di ba? Kailangan magpahinga. Kailangan natin lahat magkaroon ng oras ng pahinga. Dahil hindi natin... Napahinga na ako, sorry na. Oh, ayan, 'di ba? Ilang seconds lang naman 'yun eh. Okay ka na ba? Nakapag maayos na ako. Kasi kanina medyo... Nasasan ka na? Okay, game. Pero totoo yan talaga na kailangan mo magpahinga. Kasi nun, ako na nasa IZ ako, sobrang nagtatrabaho ako. Uh-oh. Lalo yan may trabaho ka, mayroon kang alaga sa mga bata. Ah! Ang dami kong iniisip. Ikaw ah, sobrang... Ikaw din, kasi tinatanong kita, di ba naalala mo, ikaw ng oras ng anong gising, ang aga talaga ng gising mo kasi ko attend. Oh, kanina, alas 6 ako gising. So ako kasi, ako na bilang stay at home mom ngayon, mas hawak ko yung oras ko. Mm. Ikaw ang dami mo, kasi kailangan mo gawin sila lahat bago ka mag-office, bago mo gawin yung trabaho mo. Di ba? At the same time, pag habang nagtatrabaho ka, yung usip mo, nandun pa rin sa anak mo. Yes. O yung gagawin mo mamaya para sa bata. Di ba? So, tingin ko, mas extra challenge din talaga yan para sa mga working moms. Kasi I've been there, nagawa ko na yan. So, sa atin, sobrang, hindi lang sa nanay ha, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang sa nanay sana. Pati yung mga tatay, legit po na pwede kayo mapagod. Diba? Oo. Legit po na pwede po kayong magreklamo rin paminsan. Mm. Pero huwag mo na may isusumbat din sa pamilya mo. Kasi syempre, kaya na baka sabihin, kaya kami tatrabaho. Hindi. Pero legit lahat ang nararamdaman nyo. So, when you are tired, anong solusyon dyan? Magpahinga po tayo. Huminga. Yeah. Totoo yun. Oo. Kasi minsan, pinag-uusapan natin, ilang beses na natin na pag-usapan dito sa ating programa, yun lang makapag-shower ka ng ilang minuto na, di ba? Tapos yung tahimik kang magkakape. Yes.
Sobrang relaxing na yan. Dahan-dahan, hindi ako nagmamadali, walang kumakatok sa pintuan. Yes. Diba, nakakapagsambu ka, nakapagbabad ka. Sobrang relaxing na ho yun. Hindi naman yung nag-day off ka. Hindi naman yung the whole day na nawala ka kasama ang pamilya mo. Kundi sabihin mo nang i-max out mo na isang kalahating oras ka dun, pero mga bandang gabi para talag na sila. So yun lang, medyo may peace na yun eh. Diba? Kahit paano mapapahinga mo ng isip mo, mapapahinga mo, may enjoy ng katawan mo yung warm water, diba? Mm. So yung mga ganyan pong bagay, kung wala po kayo mapag-iiwanan sa mga bata, i-enjoy niyo po yung mga ganyan. Mm. Diba? I-enjoy mo yan. Kasi kung wala naman talaga, pero kung meron po kayo mapag-iiwanan, makisuyo ka sa isang buwan kasi, Nika, ano ba naman yung isang araw meron kang pahinga? Oh, diba? Oh, kasi yung mga nagtatrabaho nga, di ba? Minsan, 6 days, 5 days tayo for a week na nagtatrabaho. Yung 2 or 1 day, yun yung day off mo. Kasi kailangan mo talaga magpahinga. Mm-mm. Same as yung mga nanay, kailangan rin po natin ng pahinga. So, mm-mm, dapat po, at least a day sa isang buwan eh, may pahinga ka. Di ba? Kulang na kulang yon. 1 day in 1 month? Oo, 1 day. Totoo ba yan, Ika? Hindi ko kaya. Pero kasi, alam mo naman ang nanay, kasi kung wala naman talaga siya, talagang siya lahat. Actually, tapos hindi mga asama ng asawa. Bigla ko naisip. Oo nga, no, hindi pala ako umalis ng yung talagang isang buong araw nang hindi ko rin kasama si Charlie. Pero, diba? Oh, alam mo naman ang nanay, minsan kahit na may chance tayo, eh, minsan iisipin pa rin na, ala, sino mag-iintindi sa mga bata? Or naiiwan yung isip mo sa kanila. Oh. So, kung ano po yung meron lang tayo, sa akin, Anika, kung ano lang yung meron tayo, halimbawa, ako, ang ginagawa ko sa sarili ko. Halimbawa, Dave, nagtela kami ng umaga. Mm. After lunch na, magpe-prepare pa ako ng pagkain ng mga bata. O sige, kumain na kayo. Mapapatulog ko si Sandrine. Mm-hmm. Makikisuyo ako sa hipag ko na sinipin man lang. Kasi pag nagising yan, mga 3 or 4 pa, magigising yun. So meron akong oras, yung almost half day ko, sabihin mo nang 4 hours ako nasa labas, pwede ako magpamasahe, pwede ako magpamanicure. Kasi dahil hindi ako fan ng manicure at pedicure. Ako, yun, nakaupo lang ako doon na wala akong ginagawa, Nika. Ini-enjoy ko yun eh. Totoo lang, kasi hindi ako fan talaga actually na, ay, hindi rin ako gusto ko lang lagi nakaayos ko. Pero hindi nakabot ako sa punto na yun na i-enjoy ko lang, na nandun lang ako nakaupo na wala akong ginagawa. Tapos parang pinapamper mo yung sarili mo. So, yung mga ganun, parang nakaka-relax, nakakaayos ng isip, nakakaayos ng pagkatao. Alam mo yun, para pagharap mo sa kanila, energize ka na ulit. Yo. Pagharap mo sa kanila, malamig na yung ulo mo, at peace ka na, ayun mo yun, parang handa ka na ulit humarap sa anuman iiba to sa iyo ng, di ba, ng pag-aasikaso mo sa mga bata, di ba, pagtulong mo sa asawa mo. So, pwede po kayo mapagod, pero tignan niyo po yung mga paraan kung saan po kayo pwedeng magpahinga. Pwede, kung saan po kayo pwedeng kumuha ng lakas, di ba, magpahinga, kung paanong paraan, basta gawin mo ng paraan na ikaw ay makahinga. Hindi lang magpahinga, huminga. Di ba, Anika? Oo, ang laking bagay niyan. Alam mo, Ate Rian, sa yung mga nakaraan nga, ang napansin ko talaga, maski yung sa akin ha, hindi man, paminsan kasi, nakakapagpahinga ka sa bahay, pero yung nakaka-stress pa rin kasi yun at yun na nakikita mo. Kaya parang, bakit ganon? May moment na ganon, nangyari sa akin din yan, yung katulad kay ate. But parang ganon, nakakapagpahinga naman. Kumbaga parang, may oras, may downtime ako sa bahay. Totoo naman. Hindi naman 24 hours para tayong robot na gumagalaw. Meron at meron pa rin na nakakaupo tayo, nakakahiga tayo. Pero but parang nakakapagod. Kaya siguro, naiisip ni ate na parang, tama ba to? Tama ba itong nararamdaman ko? Yan yung nangyari sa atin yung pandemic. Yung na-lockdown tayo. Yung ano, bakit ang daming na-depressed? Kasi yan lang yung nakikita natin. Kaya kailangan talaga nating lumabas. Kailangan nating makahalubilo ng ibang tao. Kailangan natin kumausap ng ibang tao. Hindi yung parang, kasi yan yung parang, nakakalungkot isipin kapag pamilyado ka na, parang dapat dyan lang umikot ang mundo mo. Hindi rin. Hello. Hindi rin naman. Napakarami pang iba pang kaya nga, di ba? Ang daming tao sa paligid natin. Hindi lang naman tayo
'di ba may movie noon, yung siya lang mag-isa sa mundo. Actually marami na movie na ganun. Yung siya lang mag-isa sa mundo. Isipin mo nga 'yun, yung iniisip ko pa nga lang sa ngayon para nakakabaliw na. So ganun yung ginagawa mo sa buhay mo ngayon kasi parang hindi ka lumalabas, hindi ka wala kang ibang tao. Lalo na kaya sa house mga sa mga housewife, maraming nalulungkot. Kasi walang walang ibang taong 'di ba? Tapos paminsan inaantay pa nila yung asawa nila na sanang makausap nila. Eh paminsan yung asawa din naman pagod na. So gusto nang humiga, gusto nang magpahinga. 'Di ba? So parang ikaw, sino nakausap mo 2 years old, 3 years old, 'di ba? 'Di ba? Sino hindi mo babaliwdo? Kaya kailangan mo talagang magkaroon ng oras sa labas as in talagang sipagin mo. Paminsan kasi aminado tayo. Nakakatamad din naman kasi talaga. 'Di ba? Ako may mga pagka yung gusto yung pahinga, pakunyari day off ganyan. Yung pahinga paminsan gusto kong nakahiga lang ako. Pero paminsan kailangan kong ipilit na lumabas kasi kailangan kong kahit man lang maglakad-lakad, makalanghap ng ibang ibang hangin, 'di ba? Iba kasi ang pakiramdam mo. Maingay man lang yung makikita mo. Iba ang bagay na talaga din. Oo. 'Di ba? Hindi yung puro TV lang yung nakikita mo. Hindi yung puro cellphone lang, Facebook lang, buhay ng ibang tao na nasa beach, namumundok, 'di ba? Kung ano-ano activity yung ginagawa nila, tapos ikaw nasa bahay lang. Hindi mo alam, pero meron kasi yung effect din. Ata, pero feeling sa akin kasi meron. Hindi ko napansin ko lang yun, pero nung nagulat talaga ako, nung nag-face-to-face si Charlie, tapos yung nakapag-drive ako ulit, kasi for the longest time, hindi ako pumapasok dahil una sa lahat, ang mahal ng gas. So, kaya ko naman magtrabaho sa bahay. So, for the longest time din talaga, hindi ako lumalabas. Pero nung lumabas ako ate, sabi talaga sa'yo, parang ang saya ng puso ko. Parang, oo, parang, wow, ang saya pala. Ang saya pala sa labas, yung ganon. Pero mas gusto ko pa rin talaga sa bahay. Pero natutuwa ako na nakalabas ako. Yung ganon. Iba lang din yung nakalabas ka, di ba? Iba lang din yung feeling talaga nun. Oo, pero na, naman lagi. Baka mamaya maging palaboy naman. Hindi naman. Oo. Ang payo ko lang, Nika, ha? Kung meron, dagdag ko lang din. Kung meron din siyang mga friends, di ba? Pwede naman sila mag-uusap sa messenger, di ba? Yun nandiyan sa background ko. Meron namang matyaga sa'yo ng kaibigan ka din na stay at home, ma'am din. Di kayo magdamayan. Mag-usap kayo parate pagka meron pang... play date! Di ba? Pero 80 years old eh. Parang malaki na rin ano, yung mga ganun bata. Hindi na rin sila asikasuhin. Pero yung so, kayong kay Charlie kasi, sa girlfriend ng kapatid ko, sila yung mga ganyang age na rin eh, 8-9 yata yung anak nila. Eh, dun nga, yun ang playmate ni Charlie. Kaya paminsan nga, yan, nagre-request si Charlie, pupunta siya doon, ganun. Nagre-request pa rin naman ng playmate yung mga ganyang age. So, siguro yung mga teenager, iba na yung playtime, iba na yung playmate, iba na yung ganun. Diba? Cellphone na yun talaga. Mga banding-banding ng TikTok videos. Pero yung 8 years old, nagpe-play pa yung mga yan, may playtime pa. May enjoy pa rin. Kaya nga, pero mas madali na rin sa kanya kasi at least malalaki na ngayon yung mga bata. Hindi na yung talagang maghahanap ng mama na maliliit na mga bata or patutulugin mo, mapapadedehin mo pa. So, mas maluwag na siguro si ate ngayon. So, kung meron kang pagkakataon, halimbawa, you can leave your kids na bibili lang ako sa sandali sa tindahan, pumunta lang ako sandali sa grocery. Mga ganyan. Ako na nakakakas kayong grocery ni ka, no? Si mama nga. Yung pagsunog na sa ID, magdanong nung sa cashier na. Yung pagguha, nakaka-relax. Sa akin, ati Rike, si ate, si mama nga, sabi nga sa akin nakaraan, bakit hindi ka magpasama? Eh, ang dami mong ginrocery. Sabi ko, ayaw. Gusto ko ako lang. Kakayanin ko kahit marami kayo grocery, basta ako lang. Tapos talaga, tatagalan ko talaga siya. Pabalik-balik ako ganun. Walang pakialamanan. Me-time ko to. Nakaka-relax kasi, di ba? Na pagpasa-basa ka doon kung ano yung pwede mong bilhin, compare ng prices, hindi mo namamalayan.
Diba? Mas sarap actually na mag-grocery. Kaya lang, hindi natin pwedeng gawin yan weekly. Hindi naman pwede. Once a month lang ako eh. Kaya isang kultuhan ng... Once a month, hindi na ako nag-grocery. Yes. Pero kung wala naman din talagang ano, yung I mean sa grocery, pwede ka mag-mall. Ay, alam mo yun, yung mga window shopping lang. Titingin ka lang. Titingin lang, sipat-sipat lang. Kasi ako din, relax ako sa ganyan. Pero hindi naman necessary na bibili tayo. Yes. Oo, titingin ka lang na kunwari talagang bibili ka, pero hindi naman. Yes, ititignan ko na sa utak mo na ay, oo, maganda yung baka sa susunod may pera na ako, ganyan. So may mga ganyong pagkakataon, Nika, na ang dami po natin pwedeng gawing paraan para alam mo yun, yung antam ito, Nika, yung utak natin, ma-relax natin, huwag tayo magpadala sa lungkot natin, huwag tayo magpadala sa pagod natin, di ba? Kasi yung pagod, pwede na naipahinga yan. Yung utak natin, tulungan talaga natin yung sarili natin na huwag tayong mabaon sa depression. Huwag tayong malungkot ng sobra. Kasi may family tayo, di ba? Baka ngayon lang yung nararamdaman mo. Oo. Yun ang tignan mo na hindi ako pwedeng bumigay sa ganito. Kasi may pamilya nga umaasa sa akin, yung asawa ko, kahit di ko naaasahan yan, eh tumutulong, naghahanap buhay naman siya para sa pamilya. Yes. So, yung pagtik na natin yung mga positive na yan, yung mga positive na meron tayo sa buhay. That's true. Diba? That's true. Huwag natin kakalimutan ng ating sarili, pero syempre, yung mga meron tayo, ipagpasalamat pa rin natin. Ako, panganika siguro naman, diba? May tulong tayo kay ate, sana po, kahit paano makapagpahinga din po kayo. Mag-Netflix po kayo. Ay, alay, magiging yan! Diba? Mag-drama ka. Oh. Nakatami ko rin ko, sabi sa'yo. So, kung lang po saan po kayo mag-enjoy. Kasi doon, hindi napapanood, pati yung emotions mo, sa totoo lang, eh, napapasaya din niya, diba? Nakakilig! So, yung mga ganyan pong paraan, eh, malaking bagay na po yan sa atin. Ako, ano pang ganika? Ano, sana di ba na may napulot na aral sa atin po ang ating letter sender ngayon. Ganun din po sana yung pong mga nakikinig sa amin na ganito rin po yung kalagayan. Relax lang tayo sa buhay. Huwag tayo masyadong stress. Huwag natin intindihin po masyado. And kung kayo po ay may iba rin po pinoproblema, baka makatulong din po kami ni Pangganika. Pwede nyo po yung i-text sa amin or i-email po sa amin. Basta isend nyo lang po sa DWIC, mapapaabot po sa amin yan. Or kahit nag-message po kayo dun sa ating Facebook page, KC Multivitamin, pwede rin po namin i-entertain kung ano man po yung mga isi-send nyo pong mga letters dyan. Susubukan po natin i-resolve, mapayuhan po kayo na maayos para po maayos yung inyong mga problema. Mm-hmm. Paano pang ganika? Magpapasalamat na tayo sa lahat po ng nakinig sa atin sa pamamagitan ng DWIZ 882. Ganun din sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Maraming salamat po sa pagsama nyo po sa amin ni pang ganika ngayong gabi. Nako, sino-sino silang nandiyan? Ix! Eto, si Engineer June Aguba, sa writer si Mara, sa SockMed si Jai at si Aisha. Thank you very, very much. Ayan, so paano Ate Rian? Tayo magpaalam na. Maraming salamat, Ate Rian. Yes, ayan. Okay. Salamat sa inyong lahat. Good evening po. Salamat po, Pangganika. Yes, thank you, Ate Rian. Susunod na po ang programang Dear Ate Juday with Miss Judith Estrada Alarino. Maraming salamat. Uli, ito po ang Pangaru Sabaw Live Presents Love Pangga. Magandang gabi po sa ating lahat. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abaw sa Pangga Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ 882.